motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hello mga guys, magandang araw sa ating lahat, no? At talong lalo na po sa ating mga kababayan. Saan man kayo naroon, no? Sa masulog mga kayo naman doon, isang magandang araw po sa ating lahat. So narito muli ang inyong ka-RMTV, no? Para magbigay po sa inyo ng vlog. At tayo po ay magluluto ngayon ng puset. Kasi po yung mga kasamahan namin, kagabi ay pumunta sila ng opensi. So sila po ay nakakuha ng pusit, no? So sa biyaya ng Panginoon, mayroong blessings na binigay sa atin, no? Na binigyan tayo ng ulo ng pusit. So kahit ganun lamang, talagang isang blessings na po to, no? Kahit ulo to, talagang ulam to, no? So ngayon, nailulutuin po natin to, no? Mag-iimbinto po tayo ng luto ngayon, no? Mga kababayan, mga ka-RMTV, no? Dahil hanap kami ng hanap sa farsan market, so wala kami nakita ng tuyo, no? Ang plano ko sana nito, adubuhin sana namin. So ikot kami ng ikot doon sa ano, sa farasan, sa mga market, wala kami makita ng tuyo. Dati mayroon pero ngayon madalang na, hindi na ho kami makita ng tuyo. So nabili lang ho namin mantika at saka sibuyas, kamatis din nakalimutan namin na bumili. So ngayon ay pumunta kami ng bakala dito, ay sarado. Tinanong ako, mayroon silang tinda na potito, tomato. So wala daw sila tomato paste mayroon. So now, mag-i-mintuhin natin ang magluto nito kung paano natin gawin. So, pero bago ang lahat, no, mga ka-RMTV, no, mga kababayan. So, huwag ko natin kalilimutan na mag-subscribe po sa atin na channel, no. And like, then share din po sa ating mga kaibigan. Magkaroon din po silang idea kung paano pasasarapin at paano lutuin ang isang pusit, no. I mean, ulo na lang ng pusit, no. Pero talagang kasi tatapos sana nila kanina, kaya hiningi ko na lang po ng mga kababayan. So kaya gagawin po natin ang paraan kung paano natin luto nito, no? Kasi wala tayong mga ingredients. So ang ingredients lang natin dito mamaya ay yon, sweet tomato paste. Then lagyan natin to ng igisa natin doon. Pero gagawin natin ang paraan, no? So abangan nyo po kung paano magluto po ng pusit na para tayong culinary arts nito. So sige mga kababayan, so tingnan nyo po kung at saka abangan nyo po kung ano ang tunay na lutong Pilipino, no? So tingnan nyo po ang pusit na binigay po sa akin. So mga guys, so ito po yung pusit natin mga guys, no? Nilinis ko na po yan, hiniwi ko na po ng maliliit yan. And then also mga guys, ito po yung mga ingredients po natin, na main ingredients po natin, na ito po ay pinagsama-sama ko na po. Ito po ay ginger, then ito po ay onion, no? Onion, then ito po ay sili po na hinatati ko. Kunti lang linagay natin, no? Kasi pagka marami po ay masyado manghang, baka po hindi natin makain na maayos, no? Then also ito po ay this is onion, this is a garlic, no? So sorry, no? And then lagyan po natin siya ng grill paminta. Then also salt, bitchin, and mantika, no? So ang bitchin po, hindi po natin naalisin yan. Yan po si Ajinomoto, no? So yan po, hindi po natin naalisin yan. Kahit kunti lamang po ilalagay natin, huwag po sobra kasi masama po sa katawan ng bitchin, no? Kung tutusin talaga pagka sobra. So dapat, kung maglagay tayo ng bitchin, kunti lang, no, mga ka-RMTV, mga kababayan. Yan lamang po. So abangan nyo po. Nakita nyo man mga kababayan nyo ang gagamitin natin, no? So abangan nyo po mamaya pagkaluto na, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kasarap, no? So ang ating lulutuin na kahit ito'y simple lang, pero ito po ay talagang lutong bahay, lutong kitchenamic, no? Tsaka yung masarap to mga kababayan, no? Mga guys, kaya abangan nyo mga guys pagka naluto na to, makikita nyo po, no? Ito pang tawag po dito is pusit with white adobo. O sige, no, mga kababayan, no, mga guys, abangan nyo mamaya pagkaluto na, no, mga guys, no. See po. One eternity later. Hello mga guys, so nandito na po tayo, no. Luto na po yung pusit natin na linuto, no. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang resulta ng ating pagluto po ng pusit, no. So hindi ko po sa inyo kanina nabanggit, no, ng yung ano natin, yung vinegar, no.
hinabol po natin. Nilagyan po natin siya ng vinegar para for preservation, ha. Na dapat medyo magtagal din siya. Kung mayroon siyang vinegar, nagdag lasa din at mapipreserve po natin yung ating pusit na linuto, no. Abutin siya ng mga dalawang araw, tatlong araw, no. So gagawin mo namin ito. Pag di po naubos, iniinit-init po namin yan. So tinan nyo po mga guys, no. Yan po mga guys, ang resulta ng ating linuto. Yan. Yan po mga guys, susakto lang po ang lasa niya. Masarap din po siya kahit walang tuyo, no. Lahat po ng bagay sa mundo may paraan, no. Sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Kaya dapat nating gawin, palagi tayong think positive, lahat dapat may paraan. Siya nga pala, siya nagpapa-shoutout, no. Shout out po kay Cheryl Acosta diyan sa Hong Kong, sa best friend ko. So ingat po diyan, no. Ingat po diyan, best, no. Din sa family rapsing po sa Pilipinas, sa manaroroon, sa mandako ng mundo, family rapsing, shout out po sa inyo, no. Sa family Iyaw, so shout out din po sa inyo, no, saan man kayo naroroon, no. Lalong-lalo na po sa family Iyaw Masbate po. So shout out po sa inyo, sa mga pamilya ko po diyan. Shout out po sa inyo lahat. So maraming salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe, like and share, no, sa ating mga kaibigan. At nawa ay umabot po ng more subscriber po ang ating RMTV Masbate channel, no. At nawa subaybayan niyo lagi po ang ating mga susunod na mga upload, no, para maabangan niyo po ang buhay ng isang OFW dito sa Saudi, no. Sa Saudi, no. Sa ang isang buhay ng isang kababayan ninyo na si Brother Richard dito sa bansa ng Saudi Arabia, kung ano ang buhay dito sa Saudi. So maraming salamat sa inyong lahat at God bless, mabuhay tayong lahat.